inaprubahan din po ng IATF at ng presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na i-extend ang travel restriction sa 10 bansa sa simula A1 hanggang A15 ng Agosto ngayong taon. Kasama rito po ang India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman, United Arab Emirates, Indonesia, Malaysia at Thailand. Samantala, inaprubahan din po ng inyong IATF ang listahan ng Green Countries Jurisdictions or Territories. Ang mga ito po ay, medyo mahaba po ito ha, Albania, American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Australia, Azerbaijan, Benin, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cayman Islands, Chad, China, Comoros, Cote d'Ivoire, Dominica, Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Hong Kong, Special Administrative Region of China, Hungary, Kosovo, Laos, Mali, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Moldova, Montserrat, New Caledonia, New Zealand, Niger, Nigeria, North Macedonia, Northern Mariana Islands, Palau, Poland, Romania, Sabah, Special Municipality of the Kingdom of Netherlands, St. Barthélemy, St. Pierre and Miquelon, Singapore, St. Eustatius, Slovakia, Taiwan at Togo. Ayan ang latest update po sa inyong IATF. Pero bago po tayo magtapos, no, ipapakita po natin ang isang graph. Itong graph pong ito ay magpapakita po ng mga projections ng kaso. Makikita niyo po na yung ating ini-impose na isang linggo ng GCQ with heightened and additional restrictions kasama ng dalawang linggong ICQ ay inaasahan nating magre-resulta sa mababang kaso ng COVID-19 maski pa nandiyan na po ang Delta variant. Makikita nyo rin po dito yung taas ng kaso ha, kung hindi tayo gagalaw ng ganitong kaaga. So ano, paano po natin binalanse no, yung desisyon nito? Well, una-una po, kaya naman po hindi kaagaran nating in-impose ang ECQ dahil sapat naman po ang ating mga ospital para alagaan yung magkakasakit. Nasa low risk pa po tayo, no? Mga 46% pa po yung available nating mga ICU at saka hospital beds. Pero dahil nga po 3 times na mas nakakahawa itong Delta variant, inaasahan natin CC pa po ito. Kaya nga po, panandalian, itong isang linggo nito ay dapat maghanda na tayo kung anong gagawin natin para dun sa dalawang ECQ. Kung kayo po may mga negosyo na hindi po pwede magbukas under ECQ, gumawa na po kayo ng mga arrangements ninyo. Kung kayo po ay mananatili na sa inyong mga tahanan, huwag na po kayo magpanic buying ha? Kasi meron naman tayo isang linggo para magprepara dito sa 2 weeks na ECQ. Wala pong dahilan para magpanic buying dahil maski ECQ po, buhay naman po o bukas naman po ang ating mga groceries. No? At importante lang po ngayon, itong linggong ito, lahat po tayo ay makapagplan. No. Pero wala naman pong malaking banta na kakalat talaga yan dahil binabase naman po natin sa siyensya at sa mga projections na ginagawa po ng faster ang ating mga desisyon. Napakahirap po talaga nitong desisyon nito, no? Pero sabi nga po ng ating presidente, mahirap man, mapait man ang desisyon na ginawa natin, ito po ay para sa kabutihan ng lahat. Ay nakaabot na po tayo sa kalahating milyon na daily job target. Nasa 646,390 ang nabakunahan kahapon, July 29. Yan po isang ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Nasa 19 milyon or 19,359,927 na po ang total doses administered. Inaasahan natin na maabot po natin ang target na 20 million doses bago po matapos ang buwan ng Hulyo. Samantala, mahigit 7 milyon or 7,835,715 ang fully vaccinated. Na po. Pagpatuloy lang po natin ang pagbabakuna at sa ganun ay marating natin ang target na population protection bago po matapos ang taon. Libre po ito ha. Magkapalista lang po tayo sa inyong local government unit.
Balitang IATF naman po tayo, inaprubahan po ng Presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na ilagay ang National Capital Region sa ilalim ng General Community Quarantine subject to heightened and additional restrictions. Ito ay magsisimula ngayong araw hanggang 5 ng Agosto. Ngayong araw po hanggang 5 ng Agosto. Simula sa 6 naman ng Agosto, ang NCR ay may escalate sa Enhanced Community Quarantine or ECQ hanggang 20 ng Agosto 2021. Ito po ay 6 to 20th August 2021, ECQ po ang NCR Plus. Hindi po naging madali ang desisyon nito, ha. Maraming oras ang ginugol para pagdebatihan ng bagay nito dahil binabalansin nga po natin yung pagpapabagal ng pagkalat ng COVID-19 dahil sa Delta variant at yung karapatan natin na mabuhay at maiwasan, mabawasan ang anay ng mga nagugutom. Pero matapos po ang matinding debate, kinakailangan magkaroon ng desisyon. Masakit na desisyon po natin to dahil alam nating mahirap ang ECQ, pero kinakailangan gawin po ito para maiwasan yung kakulangan ng ating mga ICU beds at iba pang hospital requirements kung lolobo po talaga ang kaso dahil nga po sa Delta variant. Sa huli, ang inisip ng lahat ay ang kailangan gawin na ang hirap na desisyon na ito para mas maraming buhay ang maligtas. Tulad na aking sinabi, ang binanggit kong heightened restrictions sa NCR ay mag-take effect ngayong araw. Mas mahigpit po ito, kaya nga sabi ko heightened restrictions na meron pang additional restrictions, no? Sa NCR compared sa GCQ with heightened restrictions sa ibang mga lugar. Kasama rito ang pagbabawal sa indoor dine-in services at alfresco dining. Wala na muna hong indoor dining pati po alfresco dining, no? Ang pupwede lamang po ay take out at delivery. Sa mga pumasok sa araw na ngayong ganitong establishmento, yung mga nandun na po sa mga restaurants, no, wag po kayo mag-alala. Pwede kayong magbukas hanggang mamayang gabi. Bukas po magiging epektibo yung pagbabawal sa lahat ng dine-in at alfresco dining. Okay. NCR lang po ang ECQ, ha? Uulitin ko po, NCR lang po ang ECQ. NCR lang po ang ECQ. Samantala, pinayagan ng personal care services tulad ng beauty salons, beauty parlors, barbershops at nail spas hanggang 30% ng venue or seating capacity. Samantala, ang indoor sports courts at venues at indoor tourist attractions at specialized markets ng Department of Tourism ay hindi rin po makaka-operate. Pinapayagan naman ang outdoor tourist attractions hanggang 30% venue capacity. Ang pinapayagan lamang na bumiyahe sa labas at loob ng NCR Plus areas kasama ang Cavite, Bulacan, Laguna at Rizal ay ang authorized persons outside the residences or APOR na tinatawag. Tanging virtual religious gatherings lang po ang pinapayagan. Ibig sabihin, lahat po ng mass gatherings, bawal po muna. Ang lamay at libing na mga namatay na ang dahilan ay hindi COVID-19 ay pinapayagan, pero ito po ay para sa mga immediate family members lamang. Ang ilang provision ng omnibus guidelines na hindi epektado ng mga nasabing restrictions ay magpapatuloy kasama na operasyon ng pampublikong transportasyon. Patuloy nating ipopromote ang paggamit ng active transportation. Samantala, ang Hinog City, Iloilo City, Iloilo Province at Cagayan de Oro City ay mananatiling ECQ simula August 1 hanggang August 7, 2021. Nadagdag naman po ang Cebu City at Cebu Province sa mga lugar na nasa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ simula 1 hanggang 15 na Agosto subject sa mga apila ng local government units. Sa Luzon, Ilocos Norte at Bataan, sa Visayas, Mandaue City at Lapu-Lapu City ay MECQ mula Agosto 1 hanggang Agosto 15. Under GCQ with heightened restrictions naman po mula August 1 hanggang August 15 ang Ilocos Sur, Cagayan, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna at Lucena City sa Region 4A at Naga City sa Luzon. Antique, Aklan, Bacolod City at Capiz sa Region 6 at Negros Oriental sa Visayas. Sa Buanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao Occidental at Davao de Oro sa Region 11 at Butuan City sa Mindanao. Samantala, ang Baguio
City at Apayao sa Cordillera Administrative Region, Santiago City, Quirino, Isabela at Mavuskaya sa Region 2, Batangas at Quezon sa Region 4A, at Puerto Princesa sa Laguna, Guimaras at Negros Occidental sa Region 6, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte sa Region 9, Davao Oriental at Davao del Sur sa Region 11, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato at South Cotabato sa Region 12, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Dinagat Island sa Caraga at Cotabato sa Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao ay GCQ sa buong buwan ng Agosto. Ang mga lugar na hindi po natin nabanggit ay mapapasailalim sa Modified General Community Quarantine or MGCQ sa buong buwan ng Agosto. Sinuportahan naman ng inyong IATF ang Draft Joint Administrative Order on the Revised Standard Guidelines on the Strict Observance of Health Protocols in the Conduct of Licensure Examinations during Public Health Emergency and or Pandemic na ginawa ng Department of Health, Professional Regulation Commission at Philippine National Police. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang Spokeshari Roqueng nagsasabi, kakayanin po natin ito. Sama-sama na po tayo. Sama-sama rin po tayo magdasal. Kakayanin natin at tatalunan natin si Delta variant ng COVID-19. Magandang umaga po sa inyong lahat. And that is our news update for today. Thank you for watching. Please do support by hitting subscribe button and don't forget the tiny bell to get updated. See you in the next video.